Yo kapatid, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. It's me once again, Kuya Lan, Mundo TV, ang inyong kuyang mekaniko. So kapatid, ngayon, starter motor naman ang itutorial ko sa inyo. Ang bibigyan natin ng pagkakataon na may share ko sa inyo. Okay kapatid, ito na. Yo kapatid, so ito na yung ating tutorial. Electric starter motor, kung paano paganahin. So ito ay gumagana. Ayan, may ito yung kanyang switch, ito kanyang starter motor, starter relay at battery. So pipindutin ko. Ah, sorry. Hindi gumana. Hindi pala naka-ground ito kasi tinanggal ko yung head nito. So kapag nilagay ko siya doon, baka magkarambula yung cam chain. So magkaroon ako ng problema. So igaground ko muna. Sorry lang. Baka nagulat ako. So, i-check natin kapatid, ha? O, ayan, umiikot, gumagana. So, bibigyan ko kayo ng step-by-step tutorial kung paano malalaman kung ito ang sira, ito ang sira, ito ang sira, at ito ang sira. Okay? Simulan na natin kapatid. So, ang simula nating checking kapatid ay itong baterya. Yan. So dapat may supply, no? Kapag walang supply kapatid, i-check niyo ito muna. Baka hindi na-connecta ito, no? So pero kung itong tester ninyo ay dito kaagad sa baterya na-connecta na walang supply, ibig sabihin kapatid sira na yung baterya nyo. Okay? So dito sa part na to, okay ang baterya natin, no? Tester, dyan natin lagay tester. Okay ang baterya natin. So ang sunod natin i-check kapatid ay kung mayroong dumadaloy na kuryente galing sa baterya papunta dito sa relay. So yung connector po ng battery natin kapatid, may mapapansin ka dyan medyo ganito kalaki, mataba, no? Matabang wire. So diretso po yan kapatid, papunta po yan dito, no? So palakasan na lang ang boses dito dahil maingay talaga rito sa lugar namin, no? Malaking wire kapatid papunta dito. So titingnan natin kung saan siya dito. O ito. Itong isa dapat wala pa tong supply, no? Magkakaroon lang yan kapatid ng supply kapag pinindot mo. So kung bakit siya nagkakaroon ng supply, mamaya ipapaliwanag ko rin sa inyo. So dapat meron yan. O itong isang side ng relay, yung malaking wire. So galing battery papunta dito. So isang wire lang po yan, diretso, no? Wala na po ibang dinaanan yan. Siya lang talaga. So kung wala niyan kapatid, i-check nyo rin yung connector nyo, no? Baka lost contact or baka itong wire na ito, yung tinitester natin na ito na gumagana, baka po putol yan. Bihira po nangyayari yung napuputol, pero nangyayari rin po yan, pero bihira lang. Okay? So ang sunod nyo pong gagawin kapatid ay i-check nyo kung may supply na dumadaloy dito sa dalawang wire na ito. So isa po dyan ay negative at ang isa po dito ay positive, no? So minsan po kapatid, dito sa switch ay positive ang nakalagay. Kung minsan naman negative. So kagaya po nito, Honda, negative po 'yan karamihan yung nakalagay sa switch. Paano ba 'yon? So ganito 'yang kapatid. Dito sa relay, mayroon na kaagad na isang positive. O ayan. No? May positive na po kaagad. So kung wala po dito sa dalawa na ito ay positive, so i-check nyo po kapatid, no? Itusok nyo pong ganyan, halimbawa hindi umilaw. So pindutin nyo po. Pag pinindot nyo at umilaw, ibig sabihin yun ang positive nya. Ang switch nito ay positive. So ganun po yun kapatid, no? Pero dito kasi positive ka agad ang meron. Ayan, positive agad ang meron. So okay na siya. So ibig sabihin kapatid, itong kabilang wire na ito ay negative. So kung wala po itong positive na ito, maari pong putol ito. So pwede ho kayong mag-connect na nito sa positive ng flasher. O ito yung flasher. Yan. Pwede rin po kayong mag-connect dito sa positive ng stoplight switch. O ayan yung positive na stoplight switch. So isang line lang po yan sila, no? Puro itim. O ayan. So after niya kapatid, kung okay naman din, kagaya nito okay. So i-check nyo po kapatid itong dilaw na ito. Yan. No? Lahat po kapatid ng na-encounter ko na starter relay ay yellow na may uhit na pula yung kanyang
switch, no? Kaya hindi kayo malilito diyan, kapatid. So ang gagawin niyo po, kapatid, itong tester ninyo ay ilalagay niyo sa positive, kasi ang hahanapin natin ay itong negative, no? Yung switch natin ay negative. So dito po sa switch, may isa na po diyan kaagad na negative. Oh, ayan. Itong kabila ay wala. So kapag pinindot mo po 'yan, lilipat po ang connection nito papunta dito. So check natin kung totoo. Oh, ito yung positive, ito yung negative. Oh, check natin, ha. Oh, okay. So dapat po 'yan, kapatid, ay pagka pinindot mo, nililipat niya yung connection nito pupunta dito sa kabila, no? Parang mag-normally close sila. Okay? Pag nag-normally close na po 'yan sila, so pupunta na naman po 'yan, paiikot na naman 'yan, papunta na naman siya dito. So i-ground niya na po ito. So dating may positive, ayan, dati na siyang may positive. Ayan. Dati na siyang may positive. Tapos sasalubungin po siya ng negative na galing sa switch. So ma-energize na po yung starter relay natin. Ayan. So balik muna tayo sa switch. So kapag hindi po lumipat, kapatid, ng ganyan, ibig sabihin po ito ang may problema. So ang gagawin niyo po diyan sa mga ganitong klaseng switch ay nililinisan lang po 'yan, no? Ayan. So nililinisan lang po 'yan, pinapalabas lang po 'yan dalawang tanso na 'yan, kung nakikita niyo yung tanso na 'yan, 'yan. Nililinisan lang po 'yan pati ito. So yung sa mga style po ng switch ng parang busina naman siya, yung kagaya sa mga Wave 125 sa Wave 100, so hindi na po 'yun nililinisan, kapatid, pinapalitan na po 'yun. Okay? So ito, meron na tayong negative. So kung kumpleto na po tayo, no, may positive at mayroon tayong negative, kapag pinipindot nyo ay hindi man lang kayo nakakaramdam ng kahit na tumutunog, so ibig sabihin, kapatid, sira na itong starter relay natin. Yan, ito na po. So indication po ng paglagitik niya ay okay siya. Pag wala pong reaction sa loob, hindi lumalagitik, yan, kung naririnig nyo yan, so ibig sabihin, kapatid, ay sira na ang relay natin, no? May mga scenario naman, kapatid, na kahit na anong pindot mo dito, lumalagitik din siya, pero hindi pinapasa ang kuryente. So ito kasi yung galing to sa ating baterya. Itong kabila naman, yan yung kapag pinindot mo doon sa switch, lilipat siya dito sa kabilang wire, no? Papuntang starter motor, yung pula na high tension wire na may line na puti. So dapat na ipapasa niya kagaya niyan. So kung hindi na ipapasa, kapatid, pero tumutunog, ganun pa rin po 'yon, no? Obligado pa rin po tayong magpalit ng starter relay. Ibig sabihin, kapatid, ay sira pa rin yung ating starter relay. Okay? So kung pinasa niya kagaya niyan, okay na po 'yan. Wala na tayong problema diyan. So i-check natin, kapatid. So itong pula na may liner na puti, diretso na po 'yan dito, no? Isang wire lang po 'yan, wala na ibang dinugtungan 'yan. So i-check natin, kapatid, kung naipasa niya dito, kasi minsan nagiging corroded ito. No? Nagiging corroded itong socket na ito. So i-check natin dito kung meron. Okay, meron. So i-check niyo rin po dito sa tornilyuhan, ito yung pinaglalagyan po ito ng ano, ng dulo po nito ay connector ng carbon brass positive line. Ayan, tornilyo po 'yan, no. Kahit anong motor, kapatid, ganito po yung setup na mangyayari. Nahiwa-hiwalay lang po ng lugar kung saan-saan lang po siya na ilipat-lipat. Ito po magkakalapit lang, kaya mas ito yung mas pinili kong i-video natin, dahil ito yung pinakamadali lang, dahil isang videohan lang, hindi kagaya ng TMX125M, marami tayong palipat-lipat, no? So ito, ilalagay nyo lang, kapatid, sa terminal ng positive line ng carbon brass at pipindutin natin. Oh, naipasa niya. Okay? So dapat itong starter motor natin, kapatid, ay naka-ground ng maayos para umikot siya. Oh, ayan. Okay? Kapatid, kapag may supply na lumalabas dito, ayan, tapos hindi pa rin ito gumagana,
ay maaari pong ang problema ng motor natin ay carbon brass, itong starter motor, no? Carbon brass, pwedeng sira na, pudpud na, or pwede pong magnet ay natanggal na, no? So, kung kailangan nyo po ng video ng sa starter motor, kapatid, eh may mga tutorial po tayo niyan, no? Ilalagay ko na lang po sa description box yung link. Okay, kapatid? Yo, kapatid, thank you very much at umabot ka dito, no? So, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana, kapatid, ay may natutunan kayo, no? Kahit na simpleng tutorial lang yung ginawa natin. At kung may natutunan ka, kapatid, baka pwede naman akong pahingin ng isang subscribe. At pahit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating tutorial na kagaya nito. Note, kapatid, pakipindot po yung all para talagang hindi kayo ma-miss out sa mga i-upload ko pang video. Okay po? Maraming salamat po. God bless you all.